Hello mga ka-farmers, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nandito po kami ngayon ni Mr. G. Binalikan po namin ni Mr. G yung tungkol po sa pitong magkakapatid sa Pwede po si Mr. G, may nagbigay po ng tulong. Kaya po, ang tulong na ibinigay ni Mr. G, ito po, ibibigyan na po namin. Hahati na po namin ni Mr. G, no? Maraming salamat nga pala sa mga solid supporters ni Mr. G na nagbigay ng tulong sa pamilyang ito po, ano? Nandito po kami ngayon. Kasamahan po tayong nandito. Ito po si Boy Gahi TV. Ito po si Binder TV Vlog. Kasama-kasama ko, ano? Si Jal TV at saka si Mr. G. Po, nandito po kami. May itatanong lang si Mr. G. Tingnan po natin ang kanilang pag-uusap ni nanay at saka ni tatay. Kasi po, ngayon lang po talaga nakita namin si tatay. No? Kasi nung nagpunta kami, si nanay lang po ang nakausap namin. Ito po, sila po ang ito po ngayon, dalawa po sila na interview po ni Mr. G. Meron tayong na-scout. Itong pamilyang yung mga anak po nila ay halos may mga kapansanan po. Sa pitong mga anak po nila, lima po yung may kapansanan. So ngayon, at luckily na nakabisita tayo dito umaga para mahabol natin or makita natin yung kanilang ama. No? So, ayan, ito po yung ama nila. And then, interviewin natin kung paano nagsimula, paano nangyari. May depekto po sa kanilang anak, no? Kung ano po yung rason. So, ayan, interviewin po natin ngayon sila. Nakot rin karon para ma-interview, no? Interviewin tamo kung unsagyan ang rason, no? Na halos na inyong mga anak na yung mga diferensya, no? Ako po, doon sa kumura na ay, apat, na ay diferensya, pero nakabalon ako sa kumura son, no? Nakabalon sa kumura pamilya, anak. So, kami po, gusto po na ako mahibalkan kung unsay rason, no? Nga nung nakaingon na inyong mga anak. So, good morning, Tay. Unang-una, unsay pangalan na ito, Tay? Dudu ako ngalan. Dudu Susan. Ayan, si nanay. Ako po si Marilyn Susan. Imo nga tay, pilan may edad nimo tay? 44 years old. Pilan man mo katuig nga nag-uban bilang mag-asawa? Pilan mo katuig? 22 na katuig. 22. Kasado ba mo? Kasado ya. Kasado mong duha. Ano ba inyong panginabuhi? Ikaw na tayo. Sa may mga panginabuhi? Pamasak. Pamasak? Putok sa basakan bitawag. Sa unsa lang basta kay maayot at mawag ng basakan. Ayan. So, nasa sa basakan lang, no? So, yung kanilang pamumuhay. Si ate? Ayan, nag-asiman tao sa mga bata ka. So, nag-aalaga lang po ng kanilang anak, si ate. Si ate Marilyn. Bilang gali inyong anak? Ay, bilang ka po? Tuto po. Pito. Oo, dayon. Bilang ka po anak nga na ay diferensya ko na yung kapansanan? Bilang ka lima na sila, lima. Tulo, ikan na ka ang tulo. Ang duha, ang kanang kamanghuran, medyo po, ang kanang ikauno, medyo na po yung diprinsya sa mata ba, pero makasabot siya, pwede ulit, isa kaklaro. So yan po yung mga, mga kapansanan po, yung mga anak po nila. Narang ninyo tayo, no, kung inyong musulti mo or gili, no? So, unsa may rason, nga nung nagkaingon anak man ang inyong mga anak. Sa primero kayo, lagi ko kibalo ng inana. Anak, ako lang isang nantaw pa nga. Sa pinsa, amang ko siya. Tinhangtong, nag-abot ng duha tulo. Idangok ng manambalay ng Bisaya. Nadunggan ako ng istorya nga pag-antong na dito. No? Muto nga, di ako nalusno kung unsa sa antong. Nasinti ko niya, huwag niya kasabot kung unsa ba di ay. Una nga, tinhangtong, nga, nga anak din siya, ako lang ang nagpunta sa kapatrin namin. Wala ko na yung katulad, kaya wala ko na sa'yo, inusinti yun eh. Muna nga, nga anak ginahitabo sa mong kinabuhi, kaya parmiyos na ko akong trabaho. Muna nga, antot-antot, nga nga anak nangit siya. Tinangtot nga, nga anak yung kapir na yung doon. Antot, kaya sukat, kaya mo yung doon yung interview ng nga anay pali ay, ang pamalawad si gobyerno.
Muna, salamat po dako nga inyong tabangan, labi na sa tanang nga tagog suporta sa mga bata aron po nga makakaon ni sa insakto. Pero nani ka mo po makakaon ko, kinamay ko pamilya. Pero salamat kayo no, nga intambanggin mo sa kakaroon, kadugay na sa panang sa 22 na katuig. Kamu po kayong aringan ninyo kung interview. Salamat po dako sa ninyo. So tay, dili may connected sa ano, wala may connected sa government. Amo ra gid ni. Ko gusto na mutabang na ami. Ali mga vlogger mi, ami mga vlogger para mutabang sa government. Dili makaya sa government na ami, nami mo no anda mo alagad og mo tabang nito sa mga kagaya ninyo nga deserve nga tabangan. Unsa man atay naba mo ano, naba mo heredity or naba mo gigikanan nga nganong ing ana ang inyong mga anak or naba mo yung mga unsa tawag ana do mga inheritance dugo naagi sa akong mama kay siya ang igsuon na aman pod napoy kapansanan. Kuhan ko siya medyo makasabot siya, makalakaw siya, pero ito siya lagi sa tuwa nga istorya. So sa tong giingon ni ate nga murag unsay tawag ana? Gimaldisyon siya or gimaldisyon ng mga sampontes. Ang samay hinungdan nga nung imanana. Kuan man go sa gamay pa ni siya. Katumay siya nagbuhi kay ang papa naglakaw. Ang tod nga nadalaga din sen katiman na binyo. Ito nga, umanang bukasal, nakalakaw ni siya, kaya wala may kapanang hidro. Balik-balik, rami, kita kabutig man, dalawon. Muto nga, naiubos man dahil siya, rami, wala guminasayot niya nga na, baliya niya, istorya, ang lungga na mo, nanabi isa sa mga siling nga, nga na, nagiganag, isa na ang turne. Una nga, abot na nga po kay, kaya baka sa tanong, sa loob at kaliwat, nga na. So ate, sa pagbuntis ni mo ate, pag wala na po ka ng kalisod sa pagbuntis sa iyong mga anak? Wala raman. Pero nung okay, ano, pero pag gawas sa bata, unsa may mong na-feel nga ingon anak na siya? Ano po kalikutan mo, anak na kamay pa mo. Mara siya normal, no? Anak. Diha naman ko dako una nga mura naman. Lain naman, na makabalong mga istorya. Yang kita lignan, ito naman kami istorya. Diyan namin na nakurat na pagtanaw nila. Nga, amo ang gipa, saya. Ngayon naman ito, ang katong nagtambal nga. Lagi ko, this yung daw ko. Nakunaw mo na. So, ano man, tayo nga, for example, naibawaan ninyo nga sa ikatulong anak na? Sa ikatulong anak ba? Or kaduwa nga yung anak na yung mga kapansanan? Anong nanaghan or ano ba? Anong nasundan pa ba? Or anong nasundan pa? Nga pong yun o na nga. Nga na yung ganyan sila. Nagkatiguan na mo. Wala mo po yung musindi na mo. Na mo, ituro na po yung nanay, ito ay kayo na eh. Muna nga, amo lang pong tampo sa Ginoo nga, gaan pong yung anak nga, really, normal. Normal siya nga, nakatabang po na sa mga sugo. So, yan po na yung rason pala, no, kung bakit mas nadami pa yung anak nila dahil po ay, yun nga, naghahanap po sila ng normal. So, yun nga, sa pitong anak na merong dalawa, no, na duha ka bata nga normal. Ayan. So, yan po yung rason, no? Wala ba mo nag, ano tayo, wala ba mo nag sisi? Or wala ba mo nagmahay nga ingon ana inyong anak? Or tanggap ba ninyo nga ingon ana ang resulta? Mahay mo diyan mo, pero sa akin man, may gihatag sa Ginoo. Ako wala pong agwantahon, kaya tawang ko na pugod. Ngayon, sakit po di para sa to, ah. Kung nakibalo pa lang kung ngayon na sila, dili na po na ako ipagkatawa yan. Dili na mag-antos o dili po kung masakitan. Pero sa akin mga mabuhay, ako kapalaran ako na pinawa itong kay kung may abot sa akong kinabuhay, kung asa mabot na kinabuhay, pinawa itong napukahan po sa kahaturan. Garoon po nga, dili po sila magmahay.
Ikaw nay, wala ba ka nagmahay o wala ba ka unsa ba nang duwa-duha o na inyong anak? Ang dawat na anak ko na. Sakit ko ng garita. Tanaw na ko sila. Ako na lang. Blessings, blessings mo po na sa Ginoo, no? Ayan. Sa kay times ay nga nakauna-una kasi mong kaugalingon nga ingon na nganong ingon ani man nganong grabe ang pagsulay ba nakauna-una ba kasi mo sa imong kaugalingon no ay dayon unsa man imong gibuhat tay nga ako lang pong yan po matagang kumulaw sa Ginoo isang dayo ko dayo ko nga para sa akong anak na mabuhi gyud mumugit akong palad okay na gyapon sa kubo ah basta kay kanang tagana kong ilawa sa Ginoo nga makakitag pagkaon kay ubre man ko parmer mo akong trabaho unang kada adlaw wala si tatay no wala si tatay diri sa balay kay mangita siya og trabaho para lang may pagkaon sa mga anak no ikaw nay nabay times nga nakauna ko na ka nga nganong ingon ani ang kahimtang nga nana nabay times nga nakauna-una kay nga nana nay Arugot nga ma, lantaw nila kung ano sakit yung diferensya. Kung sa'y sakit o kung sa'y kuan, need no, ng mga bata. Kasi ano yan ha, kinahanglagi ng vitamins, di ba? Oo. Importante yun ang vitamins sa mga bata. Kaya kung nakita na ninyo na sobra kaniwang no, ang mga bata. Grabe. So ang kuan yun na yung vitamins. So payag kayo tay kung halimbawa man. No? Halimbawa pa na may gustong tumulong. Nabay times nga mo surrender ka. Nagipigay ko sa akin nga sa puton. Hindi ka ang trabaho. Magkuhagay mo kung nauna nga. Kay naaraman ka dali sa balay, nabay times nga sa puton ka sa imong mga anak, no? Nabay, ano? Nay! Ang puton tayo, napapatapag ang human. Magpapag, ano naman? Samok! Kay Moses, kung iro pa mo, ipanghatag ka mo, kapataw man. Pero love na kagihapon mo na yung mga anak na eh. Oo, love gihapon. Isan. Kuan. Pareha sa lima ng puya nga bago nagawas. Kasi mga kalingap, mga kahugot, yung mga anak nila ay hindi po makalakad, hindi makapagsalita, kaya kailangan talaga ng magbantay. No? At ito si nanay, nandito lang naman sa bahay, so handang mag-alaga sa mga anak nila. So, pagdating sa ano tay, sa pagkaon, no? Unsa may ginadili sa mga bata, no? Or unsa may takaon ninyo sa inyong mga bata? Junk foods. So bawal gina yung junk food sa mga bata. Na nandito sa Sudlon, Mulawes, sa Buanga del Sur, pwede po ninyong i-message no sa aking Facebook, Mr. J the PWD, at handa din natin itong ibigay para po sa kanila, no? So again, maraming salamat no sa inyong pagtitiwala kay Mr. J the PWD na kahit may kapansanan ay tuloy pa din na naghahanap ng matutulungan kapwa ko PWD no para naman din po sa ating lahat pong ginagawa natin dito. So ayan, maraming salamat po. So ang kaning kwarta, ugma pa din ako makuha. Mabalik lang ko ugma. Ito si ano si na ano sa pangalan na ako? Lovely. Lovely. Lovely or lovely, no? Iyahang mata no, yung may diferensya yung mata niya. Tapos si ano, Jimer. Maglisod pa siya ng istorya. No, hindi pa masyadong makapagsalita si Jimer.
So ayan, nandito si Salvi. Si Salvi, yan po yung hindi makapag hindi makatayo at hindi din maka ano, nakalakad. So, si ano, si Brad, si Brian tulog. Ayan, natulog si Brian at saka si Brando. No? Ayan, natulog po. So napakaawa po, hindi po sila makalakad at makatayo. Akin no, nagpapasalamat tayo kay Mr. G sa kanyang mga tulong, no? Sa tulong ng pamilya dito. Salamat tayo sa kanya kasi may tumulong po. Inatid po namin yung tulong ng pamilya. Akin Mr. G, salamat po sa inyo. Ano? Salamat din sa pagsama. Malaking bagay po. Lalo na sa ano, lalo na pagdating sa sasakyan. Ay grabe, wala pong sasakyan si Mr. J. Kaya dito ako na ganang tama. Ayan. Salamat kay Ronel Ka Farmer TV at yun nga, sa mga nakapanood po dito, huwag po natin kalimutan i-subscribe yung kanilang channel. Ayan po, si Dial TV po. Sa akin, mga kapatid. Saka si Builder Technician. Shout out.